Hello, good morning po sa lahat. Nandito na naman po tayo ulit. Gagawa po ako ngayon ng vegetable lumpia para sa pananghalian po namin. Papakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga kakailangan ni nating ingredient. Napakasimple lang po nito na gawin. At saka, hindi lang masyadong magastos yung mga kakailangan ni nating ingredient. Siguro kayang-kaya po ninyo ito. Ito po, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga kakailangan natin sa gagawin nating vegetable lumpia. Ito po, mapapansin nyo po, konti lang po yung meat na ihalo ko. Kasi nga po, diba, sabi ko, vegetable lumpia po yung gagawin natin. Kaya, yung meat ko po ay 1/4 kilo lang po yan. Tapos, ito naman po yung cabbage. Yan po yung tinadtad ko po siya ng pino para pare-parehas po yung mga sizes niya kapag pinaghalo-halo ko po. Tapos, ito naman po yung dahon ng sibuyas. Sibuyas, tapos bawang, oyster sauce, tapos dalawang itlog, tapos asin, paminta, tsaka seasoning. Tapos meron din po tayo ng 1 teaspoon sugar. Kumbaga po, itong sugar na po ito, pang-balance lang po yan ng ng gagawin natin vegetable lumpia para balance po yung lasa niya kapag kakinain po natin. Tapos ito po, yung carrots. Ginadgad ko po siya para pino po siya. Tapos ito naman po yung sayote. Ganun din po ginadgad ko siya. Ito, kailangan pa po natin siyang pigain kasi po, kapag hindi natin po siya piniga, ang tendency po niya, kapag pinagsama-sama natin po silang lahat, magtutubig po siya. Kailangan po natin siyang pigain. Ganun din po pala ito na carrots. Kailangan po din natin siyang pigain. Tapos may mantika din po tayo. Tapos ito na po yung wrapper na pambalot niya. Napakasimple lang po nito. Sige po, mag-start na po. Ito po, pigain po muna natin to na sayote. Para matanggal po. Di ba po ba yung sayote nagtutubig siya? Kailangan po natin tanggalin yung katas. Para kapag pinagsama-sama po natin yung mga ingredient, hindi po siya magtutubig. At saka, hindi rin po mababasa yung wrapper niya. Ito po, ganito po siya. Oh. Yan, ganyan po. Lagay lang po natin dito.
ano lang, napakasimple lang po. Kailangan lang pagsamasamahin lahat ng ingredient. Ganun lang. Ayan po, haluin na po natin. Mainam yung gagantuin na lang natin para magsama-sama talaga ng mabuti yung mga ingredient niya. Magbalot na po tayo. Po tayo. Salam na tayo ng ating kawali. Ating matika. Kailangan po kapag magpiprito po tayo, kailangan po nakalubog po siya sa mantika. Tapos malalaman po natin yan na luto na po siya kapag kalumutang na po. Ibig sabihin po niya luto na. At saka isa nga po palang technique para hindi po masusunog yung niluluto niyo. Huwag niyo po masyadong sobrang init masyado yung mantika. Kasi ang tendency niya, kapag kahinulog nyo dyan yung siyang hay dyan sa mantika na sobrang init, mapapansin nyo, bigla siya maluluto yung wrapper niya, pero yung low hilaw. Kaya dapat, low to medium heat lang po ang ating apoy. Ayan, okay na po siya. Lagay na po natin yung Shanghai. Prito na po siya. Prito na po tayo. Kailangan dandahan lang po yung apoy para hindi napibigla yung Shanghai pag niluto natin. Kasi kapag ka masyadong mainit naman na po yung mantika, akala nyo luto na siya kasi mapula na yung wrapper niya, pero yung ilalim po na hilaw pa. Kaya kailangan alalay lang po sa apoy. Ganyan po ang technique kapag magsa-Shanghai pie. At ayun lang po natin siya na lumutang. Ibig sabihin kapag lumutang na po siya, ibig sabihin luto na po yan. Ayan po, kung mapapansin niyo po, lumutang na po siya. Ibig pong sabihin, luto na po. Hahanguin na po natin. Tapos, sasalang na naman po tayo ulit.